Bungad na panalangin, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 17, Katalatang 1 hanggang 9. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubsub. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nung tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat, Prisma Christian, sa iyong pagbasa ng ating gospel sa araw na ito ng Linggo. Sa araw na ito po is the feast of the Transfiguration of our Lord. So, una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Paumay Kapal for this opportunity na kapag-share tayo na makapagnilay ng kanyang mabuting balita. At ako po yung nagpapasalamat sa lahat natin ng mga subscribers, sa lahat nating ng mga taga-subaybay at tumatangkilik sa ating munting channel na ito, ang Pisma Plus. Marami pong salamat sa inyo. At sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Rex sa pagdala sa atin ng words of our Holy Father, Pope
Francis. Ito po at pakinggan po natin siya. Thank you, Vice Mayor, at mapagpalang oras po sa lahat. Welcome po sa ating munting tahanan dito sa YouTube at sa Facebook at sa ating program na PESMA, Pagnilayan ng Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. At sa pagkakataong ito, ako po'y mag-o-open ang ating program sa pagdadala ng nilay po ng ating Holy Father ngayong Sunday, August 6, 2023. Basahin na po natin ang nilay ng ating mahal na Papa. Words of the Holy Father. The event of the Lord's Transfiguration offers us a message of hope. Thus shall we be with Him. It invites us to encounter Jesus, to be at the service of our brothers and sisters. The disciples' ascent up Mount Tabor leads us to reflect on the importance of disengaging from worldly matters in order to make a journey toward heaven and to contemplate Jesus. It is a matter of being attentive to the careful and prayerful listening of Christ, the beloved Son of the Father, seeking intimate moments of prayer that allows for a docile and joyful welcoming of the Word of God. In this spiritual ascent, in this disengagement from the worldly matters, we are called to rediscover the peaceful and regenerative silence of meditating on the gospel, on the reading of the Bible, which leads to a destination rich in beauty, splendor, and joy. When we meditate in this way, with the Bible in hand, in silence, we begin to feel this interior beauty, this joy that the Word of God engenders in us. In this perspective, the summer season is a providential time to cultivate our task of seeking and encountering the Lord. Ito po ay binasa ng ating mahal na Papa sa kanyang Angelus noong August 6, 2017. Ay babalik ko na po ang mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. Marami pong salamat, Pes Marek, sa pagdala mo sa atin sa words of our Holy Father, Pope Francis. At muli, bibigay ko po sa inyo si Pismarik sa pagbasa ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Ito po at pakinggan po natin siya. Okay, thank you, Pes Mayor. At sa pagkakataong ito naman, ay dadalhin ko naman ang nilay ng ating kasamahan dito ni Pesma Florencia Valdez. Ito po ang kanyang nilay, basahin po natin. Isinalaysay ni Daniel ang isang pangitain ng mga huling araw habang ang anak ng tao ay humahalili sa kanyang lugar bilang walang hanggang hari na may kapangyarihan sa lahat ng mga tao. Ang ikalawang liham ni San Pedro ay nag-aalok ng katibayan ng pananampalataya kay Kristo dahil sa patotoo ng mga apostol sa ginawa ni Jesus habang siya ay kasama nila. Isinalaysay ng Ebanghelyo ang pagbabagong anyo ni Jesus nang masaksihan ni na Pedro, Santiago at Juan si Jesus sa kanyang niluwalhating katawan na nakikipag-usap kina Moises at Elias. Pagnilayan po natin, noong August 6, 1945, nagbago ang ating mundo nang ihulog ang unang bombang atomika sa lungsod ng Hiroshima sa Japan. Ang sandali ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa ating mundo na ginawa itong mas marupok at mas mahina ang kaligtasan nito. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang panlunas sa pagpapangit na ginagawa ng mga tao sa mundo dahil sa ating pagiging makasalanan. Kung makikinig tayo kay Jesus, ang hinirang ng Diyos, at naintindihan natin ang kalooban ng Diyos para sa atin.
Maaalis natin ang kasalanang iyon sa ating buhay. Makakatulong tayo na palitan ang pagwasak ng kariang nais ng Diyos na likhain natin. Matututunan nating pahalagahan at pahalagahan ang mga tao at ang mundo na ginawa ng Diyos na tinatrato sila ng may pagmamahal at pangangalaga. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo akong mabuhay ng may paghanga sa iyong kaluwalhatian. Kumilos tayo, gumawa ng isang aksyon upang magdala ng kapayapaan sa ating pamilya at komunidad. Yan po ang pagninilay na ipinadala sa atin ni Sister Florencia Valdez. Thank you, Pesma Florence, sa napakaganda mong nilay. At thank you din po sa inyong lahat sa patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta ng ating program dito sa Pesma Plus. At ngayon ibabalik ko na ang mic sa ating anchor kay Pesma Yor Balairos. Back to you, Pesma Yor. Marami pong salamat, Pisma Rick, sa pagbasa mo ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. At sa pagkatong ito, isusunod ko po sa inyo si Pisma Nisei sa kanyang refleksyon. Ito po at pakinggan po natin siya. Sa muli, magandang araw po, my brothers and sisters in Christ. At atin pong pagninilayan ang gospel ngayon ayon kay St. Matthew chapter 17 verse 1 to 9. Ang unang talata ng pagbabasa ng ebanghelyo, sa itaas ay nagsasaad na dinala ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Kung tatanggapin natin na si Jesus ang ating Panginoon, tagapagligtas at hari, hahayaan natin siya na akayin tayo sa dapat nating puntahan. Wala na tayong kontrol sa ating buhay, ngunit sumusuko na tayo sa paghiwatig ng banal na espiritu. Sa araw-araw nating pagdesisyon, dinadalangin natin na ipakita sa atin ni Jesus ang kanyang kalooban at magkaroon tayo ng kababaang loob at kahandaang sumusunod sa kanya tulad ng ginawa niya sa mga apostol. Tiyak na dadalhin tayo ni Jesus sa isang lugar kung saan tunay nating makilala siya, kung saan makikita natin ang kalwalhatian ng Diyos at kung saan magbabago ang ating buhay nang ang mga apostol ay bumalot ng ulap at saksihan ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sila'y natatakot ang makita si Jesus sa kanyang buong kalwalatian. At talagang nakakatakot ito ay dahil kapag nakatagpo natin ang banal, mayroong pakiramdam na ang isang tao ay napakaliit at hindi karapat-dapat bago ang isang taong napakadakila at makapangyarihan tulad ni Simon Pedro nang makilala niya ang pagkadiyos ni Jesus. Mas gugustuhin nating sabihin sa kanya na lumayo ka sa akin, Panginoon. Ako ay isang taong makasalanan. Gayunpaman, kahit tayo rin ay nakalulula sa ating hindi magiging karapat-dapat sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos, si Jesus ay lumapit sa atin upang sabihin, tumayo ka at huwag matakot sapagkat ito ay ang kanyang misyon na muling pagsamahin tayo sa ating Ama. Noong naligaw tayo ng landas at namuhay tayo sa kahihiyaan at kalungkutan dahil nagrebelde tayo sa Diyos, ipadala niya ang kanyang kaisa-isa niyang anak para tawagin niya tayong muli.
Umalik kayo muli ng buong puso ninyo. Lahat tayo'y gusto ng magbabago kahit nais nating lahat na magbabago. Ngunit nahihirapan tayong gawin ito. Naway ang kaganapan ng pagbabagong anyo ay pagbigay ng inspirasyon sa atin na bumalik kay Jesus dahil siya lamang ang mangunguna sa atin at magbabago sa atin upang makita natin ang kanyang buong kalwalhatian. At yan po ang reflection ko sa araw na ito. Maraming salamat po mga kapatid. Pisma Plus and God bless everyone. Maraming pong salamat, Pisma Naisi, sa iyong refleksyon. At ito po, sa pagkakataong ito, isunod ko po sa inyo si Brother Enzo sa kanyang refleksyon. Ito po at panoorin po natin siya. Pagpalang umaga po mga kapatid at kapanalig ko sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating pong gospel ngayon ay ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung pagbabago niya ay nakita po at nasaksihan po ni Pedro, ang magkapatid na Santiago at Juan, na naging isa bang maliwanag ang ating Panginoong Hesus. Nakita nila ang liwanag na naging liwanag si Jesus. Kaya sa ating gospel ngayon, sinasabi niya, si Jesus lamang ang liwanag patungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesucristo ang ating sundan. Kaya nga mula sa isang tinig na kanilang narinig, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. So siya ang pinaklubos na kinalulugdan na anak. Kaya pakinggan natin siya. Sundan natin siya. Yung mga pang-aral niya, pakinggan natin. Hindi lang natin nawa pakinggan. Ngunit ibahagi natin ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pagiging liwanag na nakita at nasaksihan ni Pedro, magkapatid na Santiago at Juan, makita natin ang liwanag, ang katotohanan ng liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. God bless you po, mga kapatid ko, lalong-lalo na, and sa ating Kespesma Plus at sa Catholic Prayer Wario. God bless you. Marami pong salamat, Brother Enzo, sa iyong refleksyon. At sa pagkakataon po ito, isusunod ko po sa inyo ang ating utod na gwapo, our insider correspondent sa Holy Land, Jerusalem, Israel, Pisma Romel Tembrevilla. Ito po, at pakinggan po or panoorin po natin siya. Maraming salamat, Pisma Servant Leader Yor Balairos ng Amerika, sa mga kasama ko pong mga Pisma sa nagsusubaybay sa channel na ito, Pisma Plus, at sa lahat na nagsusuporta, nag-share, nag-subscribe sa channel na ito. Mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At magnilay naman po tayo sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas, araw ng Linggo, Agosto 6, 2023. At sa ating narinig, ano po, napakaganda dahil fiesta po natin sa araw na ito. Happy feast sa bawat isa po. Ano po? Feast of Transfiguration. Ito po yung nangyari
medyo malayo-layo mula sa aking kinaroonan sa Jerusalem, ang Mount Tabor, Mount Tabor, ano po, mga apat kalahating oras po sa bus papunta roon. At kung pagkaloob ng Panginoon ay balikan po natin doon sa darating na Agosto 20. Mga dalawang linggo po na lang at mabisitahan po ulit natin. At balikan ko po ang Ebanghelyo na napakaganda dahil ito po'y patunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos at ipinahayag po niya sa kanyang mga apostol ang kanyang pagningning, no? Ito po'y isang nakita po ng ating mga apostol ng ating Panginoon ang paunang pagningning o darating ang panahon na siya'y magkaroon ng glorified body. Ano po. At ito din po'y nangyari sa mukha ni Moses noong panahon ng mga Israelita. Nung nakipag-usap si Moses sa Diyos Ama sa langit. Isang isang sign na ang kanyang pagningning, ano po. At nangyari din po ito kay San Esteban, no? Doon po nasaktan ang ating mga kapatid na Hudyo rito sa kapanahunan ni San Esteban dahil siya yung unang Kristiyanong binato hanggang mamatay dahil pinahagi po niya ang kaningningan ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo bilang witness po na siya'y totoong tao at totoong Diyos. Ito po ang ating mga kapatid na Hudyo rito. May mga ilan na naniwala na po sa ating Panginoong Hesus. Ngunit mayroon pa, lalo na itong mga religious po nating mga kapatid na sobrang pride nila na sila lang ang maligtas. Yun nga po na wala nang ibang tinitingnan sila kung di ang kanilang sarili pagdating sa pananampalataya at kaligtasan. Yun po sa Ebanghelyo na narinig din po natin, ating marinig yung very reactive po ang unang Santo Papa natin, no? San Pedro. Gagawa po siya ng paraan kaagad para ma-please ang ating Panginoon. Ano po? Ngunit dahil Diyos ang ating Panginoong Hesukristo ay nanatili na pinanindigan po niya ng itong mga pangyayari sa buhay niya at mangyayari po ayon sa kagustuhan ng ating
Diyos Ama. At napakapalad po natin na nandito po tayo sa kanyang simbahan na tinayo. At ang gabay ay tunay at hindi tayo mawala sa landas. Yun nga po na sa ating narinig sa mga talatang binasa, napakalaga po nito, ano, ang sinabi ng Diyos Ama sa na pinarinig sa kanyang tatlong apostol, apostoles, doon sa mataas na bundok ng Tabor. At napakaganda dahil kung sa ating sarili na pagkasama natin ang ating Panginoon ay tayo'y magalak, masaya, masaya at makita po natin ang liwanag sa ating buhay kung nasa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sa narinig po natin sa binasa, yung babala ng ating Panginoon sa kanyang mga apostolis sa kapanahonan na yon na huwag munang isiwalat ang pangyayari habang hindi pa siya nabuhay muli. At sinunod naman po ng mga apostolis at yun po ano, mahalaga sa atin na magsusumikap tayong sundin ang kanyang kagustuhan. At dito rin po natin matunghayan ang katotohanan na ang ating mahal na Santo Papa Pedro na hinabilinan ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang simbahan ay tinayo na patuloy na tinutuligsa ng mga kapatid natin sa kaibayang pananampalataya para tayo'y agawin ano po, sa maling doktrina at pananampalataya na gusto po nilang ipasabuhay sa atin. Ngunit kailangan po natin na matuto sa turo ng simbahan na itinayo ng ating Panginoon. Yun nga po na patuloy natin ipagdasal ang bawat isa kasama ang ating sarili na sa oras na tayo'y manghina ang Panginoon ang magbigay ng dagdag na lakas sa atin. At isiwalat po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ating kapwa. Wala tayong piliin kahit sino po. Ating ipakita po mula sa ating puso na walang kaplastikan ng ating pagmamahal, ang pagintindi, pagrespeto, at pagbigay ng mga bagay sa kanilang pangangailangan na walang kapalit. So magiging generous po tayo dahil yun po ang isang kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo. At isang bagay pa po na darating ang panahon na sa ating sarili ay makamtan din po natin ang pangyayaring magiging maliwanag din po ang ating sarili
sa pagharap sa ating Panginoon, lalo na po ginagawa po natin ang kanyang kalooban, ang pagtalima sa kanya sa paggawa ng sakramento ayon sa ating kalagayan. Ano po, napaka-importante na malinis ang ating puso, damdamin, kasama na po ang ating pag-iisip, na maging liwanag din po tayo sa karamihan. Yan lang muna po ang maibahagi ko sa madaling araw ng Ebanghelyo diyan sa Pilipinas, at patuloy lang ang ating pakikibaka, pagsusumikap na tugunin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat-lahat na tumutulong kasama na po sa aking mga kasamahan na mga pisma, sa inyong suporta, financial, spiritual, lalo na sa pagdadasal ninyo, at tumulong sa paglago ng channel na ito, Pisma Plus. So, salamat sa Panginoon, papuri sa Kanya. Salamat din po sa ating butihing pare, Father Darwin Gitgano, sa ating spiritual director, at sa ating spiritual consultant, Father Junik Territorio. Maraming salamat po. Papuri sa Diyos. God bless us all. Back to you, Pisma Servant Leader Gopito, Sider ng Amerika, Yur Balairos. Shalom, shalom, shalom. Lihit raot. Todaraba, bipakasya. Marami pong salamat, utod kong guwapo, sa iyong refleksyon. At sa lahat ng ating mga nagsishare ng kanilang mga refleksyon, Pisma Florence, Pisma Nacy, Brother Enzo, Pisma Romel, Pisma Rex, na nagdala sa atin ng words of our Holy Father. At sa lahat po, marami pong salamat sa inyo, sa ating mga newly subscribers, at lahat ng mga tumatangkilik sa ating munting gawain na ito. Marami pong salamat. Naway ang linggo natin ngayon ay nagawa natin ang ating obligasyon para po makipag-partake sa bangkitin ng ating Panginoon. Nakapagsimba po tayo, at hindi lang tayong mag-isa. Sana naway ang buong pamilya ay sabay-sabay na nagpunta sa simbahan para po makatanggap sa ating Panginoon in the presence niya sa Holy Eucharist. So muli, marami pong salamat, at wag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Marami pong salamat, at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying.
lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.